Hello, Kahugot! Welcome to Kahugot TV. At iwasan natin ng mahabang intro kasi alam kong masyado kong excited sa part 2 ng kwento ni LEDELLE. Sa mga ano na lang, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe dito sa Kahugot TV. Dear Kuya Bono, greetings to everyone. It's been almost 10 years since the last time I shared to you my story. Ang dami nang nangyari mula noon, marami nang nabago. Dati ang tinuko, ang tinudin ng mga pagkakataon dati para silang nakikisama sa katinuan ko. Pero since naging kami ni G10 noong October 21, 2013, as I promised na siyang araw na sasagutin ko siya, ay nagsimula nang mag-twist ang mga circumstances. Nakakainis mang isipin, Kuya Bono, pero totoo yata talaga. Ewan ko kung sasang-ayon kayo sa akin, pero na-prove ko na ang init ng pag-iibigan ay sa una lang. Pag nagtagal, lumalamig din. And at the end of the day, marirealize mo na hindi lang yung love ang mahalaga, kundi dapat yung willing din siyang lubaban sa anumang pagsubok sa buhay para sa'yo. So, October 21, 2013, nagdibo ako dito sa amin. Sem break naman noon yun, Kuya Bono, kaya nakauwi kami, pati si G10. May kabonggahan ang dibo party ko noon. I had all those 18 roses, cotillion and all that. And of course, my dance with G10 was the highlight. And the most romantic kasi nga, noon ko na siya sinagot habang sumasayaw kami. Sobrang tamis ng ngiti niya nung sabihin kong, G10, I know you waited for this moment for over 2 years. And finally it has come. Ito pa lang nasasabi ko, pero ang tamis na ng ngiti niya na lalo pang nagpagwapo sa dati na niyang gwapong mukha. I am officially taking you as my official boyfriend. Sinasagot na kita. Sumagad ang ngiti niya, sabay bitaw sa akin at sumigaw ng yes, sabay taas ng dalawang kamay, pero inawat ko siya. Uy, relax ka lang, ano ka ba? Noon ay muli siyang humawak sa akin kasi nga nagsasayaw kami ng sweet music noon na hindi ko na maalala kung anong song. I'm so happy, LEDELLE. Naku, Gitan, huwag kang OA. Inaasahan mo naman na to eh. I know, pero iba pa rin yung marinig ko talaga mula sa'yo. I love you, mahal. I love you too. Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Para lang sa'yo,
Yes, Kuya Bono, that dance I had with G10 was totally romantic. Pero mas memorable yung sayaw namin ni Papa. Oo, nasa heaven na si Papa noon, pero may ginawa si Mama na hindi niya pinaalam sa akin. Noong oras na isasayaw na ako ni Papa, alam ko naman na si Tito Banjo na bunsong kapatid ni Papa ang sasayaw sa akin dahil wala na nga noon si Papa. Namatay siya kasama ang bunso kong kapatid na si Colleen dahil sa akin. Pero nung gabing yun ang dibo ko, yung MC kasi ang in-announce niya gamit ang microphone ay ganito. Now ladies and gentlemen, the debutante's dance with her father. At matapos niya itong ma-announce ay parang biglang natahimik lahat at nakatingin sa tao sa likod ko. At noong lumingon ako kay Tito Banjo, ay halos tumayo din lahat ng balahibo ko. At bigla na rin umagos ang luha ko dahil nakita ko ang mukha ni Papa. Ginupit na tarpaulin lang yon na pinasadya nilang pinaprint na kasing laki talaga ng mukha ng tao. Then nakatapal ito sa mukha ni Tito Banjo, ang mukha ni Papa. Buong oras na magkasayaw kami ni Tito Banjo ay lumuluha ako. Dahil nagsisibalikan lahat ng memories ni Papa sa isipan ko. And I had that earnest wish na sana totoong buhay pa siya. At sana, totoong kasayaw ko siya nung sandaling yun. After some break ay bumalik na rin kami ni G10 sa Maynila. Sabay kami nagbiyahe. Nasa bus kami nung mag-text si Puroy. Sabi niya dadalhin daw niya yung regalo niya sa akin pero ang sabi ko ay nasa bus na kami papuntang Manila. Kasama si Puroy sa 18 Roses nung dibo ko. Napakagwapo din ni Puroy that night sa simpleng puting long sleeves na suot niya. Na bumagay sa moreno ngunit makinis niyang balat. Special order daw kasi yung regalo niya sa akin at na-late itong dumating kaya hindi niya nandala noong gabi ng dibo ko. Sabi ko sa kanya iwan na lang niya kay Mama sa bahay. Sino ka text mo? Tanong sa akin ni G10. Sinabi kong si Puroy at ang sabi niya, ang laki ng pinagbago ni Puroy no? Napakaangas ng dating. Uy, mabait si Puroy. Hindi siya maangas. Alam ko, ibig ko sabihin sa maangas, ano yung makisig, guwapo, maganda ang tindig. Tama ka, mahal. Sinong girlfriend nun? Ah, hindi ko alam eh. Hindi ko siya nakaka-text madalas. Pero nanligo yun sa'yo, di ba? Hindi. Uy, hindi daw ah. Hindi nga, bakit? Nakakasama ko din si Puroy dati. Nabanggit niya sa akin minsan na gustong-gusto ka niya. Alam ko naman na gusto niya ako, pero hindi siya nanligaw. Okay, siguro ayaw niya ako maging karibal. Siguro, pero alam mo mahal, mas naniniwala ako na natakot lang si Puroy na baka lumayo ako sa kanya, kaya pinili na lang niya maging magkaibigan kami. Hindi ko alam kung tama na sinabi ko kay G10 ang totoong saloobin ko tungkol kay Puroy.
Hindi na kasi siya nag-react noon at bigla na lang nanahimik. Buong taon ng 2013 ay okay pa naman kami ni G10. September 2013 ay ikinasal si Tito Banjo sa kanyang single mom girlfriend na si Tita Marika. Tapos lumipat na sila sa Baguio. Iniwan ni Tito Banjo ang trabaho niya sa Maynila kasi nakumbinsi siya ni Tita Marika na mag-business na lang sila sa Baguio. Ibig sabihin nun, kinailangan ko na mag-solo. Noong una kasi, noong first year ako, ay nag-dorm ako sa Holy Spirit sa San Sebastian Street, malapit sa school. Pero nung malipat sa Manila si Tito Banjo ay lumipat ako sa apartment niya. Pero yun nga, nung mag-asawa na siya at nagpunta na sila sa Baguio, ay bumalik na ako sa Holy Spirit Dormitory kahit na pinipilit ako ni G10 noon na doon na lang daw ako sa apartment nilang magpipinsan tumira sa Loyola Street. Puro sila lalaki doon kaya syempre hindi magandang tingnan. Kaya lang naisasama pa rin naman ako ni G10 sa apartment nila. Hanggang sa isang araw, noong third year na kami, second semester noon ay napilit ako ni G10 sa gusto niyang mangyari. Napilitan naman ako dahil sa drama niya. Naibigay ko sa kanya ang sarili ko. Alam na alam kong mali yon, lalo na sa Catholic school pa kami nag-aaral, kaya lang parang nagawa ko lang magsisi noong matapos na yung pangyayari. Oo, pinagsisihan ko noong una pa lang, kaya lang naulit pa. At yung kasalanan kong yun, Kuya Bono, ay kaagad nagdulot sa akin ng karma. Masakit na karma. Akala ko okay lang si Ate Ellen sa Canada at masaya siya sa boyfriend niyang French. Sa totoo lang, masaya ako para kay ate mula nang ibalita niya sa akin noon pang 2012 na ang first ever boyfriend niya sa Canada ay isang French. Ipinakita niya sa akin ang picture ni Claude, ang boyfriend niya, at syempre napakagwapo. Kaya lang yun nga, ilang linggo lang mula noong pangalawang beses na magkasala kami ni G10, ay tumawag si Ate Ellen sa akin at ang sabi niya, "Ading, uuwi na ako dyan sa Pilipinas." Dapat sana ay masaya ako sa narinig ko ito kay ate kasi miss na miss ko na siya talaga. Kaya lang napakalungkot ng boses niya nung sabihin niya yon. Natanggal ako sa trabaho at madedeport na ako. "Hala ate, bakit?" "Lidel, nagkamali ako. Saan ate?" "Kay Claude." "Ha? Bakit? Anong nangyari?" "May STD siya at nahawa ko." Sakto daw kasing panahon ng medical check-up nila yearly, kaya nalaman yung sakit ni ate. Kay Ate Ellen lang naman ako umaasa sa pag-aaral ko, pati sa allowance ni mama. Masakit man, Kuya Bono, pero tinapos ko na lang ang semester na yun sa Baste. Then after that, umuwi na rin ako dito sa Cagayan at hinarap ang buhay na napakalungkot dahil hindi na ako makakapag-aral sa Baste. Sabi ni ate, kailangan daw muna naming mag-adjust sa buhay namin. May naiuwing konting pera si Ate Ellen mula sa Canada.
gagamitin daw sa business. Kumuha siya ng pwesto sa palengke at nagtinda na lang siya ng RTW, mga damit pang babae at pang bata. Noong una, nag-aalala at nawawalan ng pag-asa si ate kasi napakatumal daw ng benta. Problema naming tatlong mag-iina noon yun. Hanggang sa isuggest ni mama na ibenta na lang daw namin ang lupa at bahay namin tapos uupa na lang daw kami sa bayan. Kukuha na lang daw kami ng maliit na bahay o apartment. Hindi pumayag si ate. Sabi niya, gagaling naman daw siya kasi hindi naman HIV ang sakit niya. Makakapagtrabaho daw ulit siya o baka makapag-abroad para ulit. Kaya lang nung time na yon ay hindi pa nare-resolve ang problema namin sa RTW store nung dumating ang isa pang problema. Problema na ako naman ang may dulot. Lumagpas na ako sa menstruation period ko kaya't nag-alala ako. Bumili ako ng PT kit, 3. At nanghina ako nung matapos ko magamit ang 3 yon ay isa ang resulta. Positive. Buntis ako. Buwan pa lang ng Mayo noon, taong 2014. Agad kong tinek si G10, ang sabi ko, mahal, delayed na ako kaya nag-PT-kit ako. Positive, anong gagawin natin? Ganito ang text ko sa kanya pero hindi siya nag-reply. Dumaan ang kulang isang oras, wala pa rin siyang reply, kaya tinawagan ko siya. Ring ng ring pero hindi niya sinasagot. Nag-text ulit ako. Mahal, reply ka please. Naguguluhan na ako. Mangiyak-ngiyak kong sabi pero hindi pa rin siya nag-reply. Tinawagan ko ulit matapos ng 4 na ring ay sinagot niya na. Ba't di ka nagre-reply? Sure ka na ba? Sure saan? Nabuntis ako? Oo. 3 PT kit ang ginamit ko. Lahat positive. G10, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Siguro, ipalaglag lang muna natin. Honestly, nauunawaan ko naman ang dahilan ni G10 kung bakit gusto niyang ipalaglag ang nabuo sa sinapupunan ko. Na-offend lang ako sa paraan ng pagkakasabi niya na parang ang dali-dali lang magpa-abort. Pareho kaming graduating sa college. Ako, nakalublob ang pamilya ko sa problemang pinansyal at siya naman, hindi niya pwedeng ibiguin ang bayaw niyang hapon na siyang nagpapaaral sa kanya. Alam ko din ang kwento ng ate niyang nakapag-asawa ng hapon. Kuripot daw ang hapon at halos hanapan niya si G10 ng auditing report sa mga expenses niya sa pag-aaral nito. Oo, alam kong mali ang magpa-abort pero hindi kasi talaga napapanahon para magbuntis kuya Bono kaya sumang-ayon na lang ako kay G10. Sige, ipalaglag na lang natin. Sabi ko sa kanya. Okay, uuwi ako dyan sa Sabado. Then Linggo, sasamahan kita. Araw lang ng Huwebes nung magkausap kami ni G10 tungkol sa pagpapalaglag. Pero mula noon na hindi na ako natahimik. Hindi pa man nangyayari Kuya Bono ay inuusig na ako ng konsensya ko. Ang hirap kasi Kuya Bono, kasi maliban kay G10 ay wala akong napagsasabihan ng problema ko. Kapag hindi ko na kaya, iiyak na lang ako mag-isa.
Biyernes ng gabi, nakita ko ang post ni Sunshine sa Facebook niya. Isang picture na na-post 12 minutes ago lang. At ang caption, Friday night. Nasa party siya, maraming tao, maraming ilaw, at nagulat ako nung mapansin ko ang lalaki sa background. Photobomber ang lalaking yun, at hindi ako pwedeng magkamali. Si Jiten yun. Agad ako nasaktan. Nagdudusa ako sa problema namin, pero si Jiten nagawa pang mag-party kasama si Sunshine. Tinignan ko kung naka-open si Sunshine, at nung makita kong open siya, ay minessage ko siya. Hi Shine, ganun lang ang message ko. After 10 minutes, nag-reply siya. Hi LEDELLE, kumusta? Okay lang naman ikaw. Okay lang din. Marami akong failing grades kaya irregular third year pa lang ako. Wala eh, napariwara sa barkada. Ganun ba? Nakita ko nga ang post mo eh. Nasa party ka yata. Yes. Birthday ng friend ko. Ah, Shine, napansin ko rin si Jiten sa picture na pinost mo. Magkasama ba kayo? Oops. Hindi mo siya nagpaalam sa'yo? Hindi eh. Well, nagkita lang kami dito. Hindi pa kami actually nag-uusap. Ah, you mean hindi kayo magkasamang pumunta dyan? No, nakita ko lang siya dito. Eh, sinong kasama niya? Hindi ko kilala eh. Maganda, matangkad, sosyal. Babae ang kasama ni Jiten? Madalas niyang kasayaw eh. Ewan kong kasama niyo yun sa pagpunta rito. Noon, Kuya Bono, ay gumapang na ang pangit na kutob sa dibdib ko. Anong nakikita mo, Shine? May something ba sila? Tanong ko pa. LEDELLE, hindi ako komportable sa conversation natin. Baka mag-away kayo ni Gabriel at madamay ako. Okay, Shine. Nauunawaan kita. Salamat na lang. Ganito na lang ang nireply ko kay Sunshine. Kasi talagang na-practice ko na ang maging kalmado all the time. Nagbago na ako ng tuluyan since college ako at naging official ng kami ni Jiten. Iniwan ko na ang pagiging Amazon ako. Sinikap kong maging mabait, hindi mataray, hindi palaban. At alam kong nagustuhan yun ni Jiten yung pagbabago ko, yung pagpapakabait ko. Pero kung mataray pa ako gaya ng dati, nung gabing yun nakachat ko si Sunshine, pwede ko siyang tarayan sa pambibitin niya sa akin. Diba? Nabigyan na nga niya ako ng idea na may ibang kasamang babae si Jiten. Nabigyan niya na ako ng idea sa pagsasabi niyang laging kasayaw ni Jiten ang babaeng yon. Tapos bigla niyang sasabihin na hindi siya komportable sa usapan namin. Kumulo ang dugo ko nung gabing yun kay Sunshine, pero mas lalo akong nagalit kay Jiten. Pero na-realize ko, walang patutunguhan ang galit ko kaya. Pinilit ko na lang kumalma. At sa pagsisikap kong kumalma, ay napaluhan na lang ako. Hindi ko na lang pinaalam kay Jiten ang nalaman ko mula kay Sunshine. Hindi ko siya sinita or anything. Sabado ng hapon, tinext ko si Jiten. Anong oras ka ba biyahe? Tanong ko kasi nangako siyang sasamahan niya akong magpa-abort. Dati na rin niyang nasabi na may kakilala ang pinsan niya dito na abortionist pero hindi ko na lang kung babanggitin ng lugar. Hindi nag-reply si Jiten sa text ko. Dumaan ang ilang oras, wala siyang text. Tinawagan ko, cannot be reached.
Disappointed na naman ako buong araw at nung gabi, tsaka pa lang siya nag-reply. At ang sabi niya, "Mahal, sorry hindi ako makaka-uwi. May lakad kami." "Saan? Sinong kasama mo?" "Sina Alfie. Pupunta kaming Tagaytay." Noon natuloy yung kumulo ang dugo ko, Kuya Bono, at hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Mas mahalaga pa ba yung lakad nyo ni Alfie kaysa sa akin, GTN?" Ganito ang galit kong reply. Nanginginig pa ang kamay ko nung nagtetext ako at lalo akong nagngit-ngit nung hindi ako makatanggap ng reply mula sa kanya. At nung tawagan ko, "Cannot be reached" na ulit. Nag-text ulit ako kasi galit pa ako. At ang sabi ko, "Hoy GTN, sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Tutulungan mo ba ako o hindi? At isa pa, akala mo siguro hindi ko alam na nag-party ka kagabi at may babae kang laging sinasayaw. Ano ba to GTN, niloloko mo ba ako? Ano bang balak mo? Babaliwalain mo ba ako? Sabihin mo ang totoo." Iyon ang gigil kong text, pero dumaan ang ilang minuto, wala siyang reply. Tinawagan ko, nagri-ring pero hindi niya sinasagot. Madaling araw na, alas dos na gising pa ako at konsumidong-konsumido ako. Tawag ako ng tawag kay GTN, "Cannot be reached." Nagising ako 6 a.m. araw na ng Linggo. Mahapdi ang mata ko dahil sa puyat at pag-iyak. Wala pa rin text si GTN. At nung tawagan ko, "Cannot be reached" pa rin. Kahit nung alas 10 na ng umaga ng Linggo. Nag-chat ako kay Sunshine kasi nakita kong naka-open siya. Ang sabi ko, "Shine, pwedeng humingi ng favor?" "Sure, ano yun?" "Pwedeng pakitawagan ng number ni GTN?" "Ah, Lidel, sinita ako ni GTN. Duda niyang ako nagkwento sa'yo tungkol sa party. Pero okay lang." Sinagot ko siya at sinabi kong mali ang ginagawa niya. Kachat ko si Alfie kanina. Nanliligaw kasi si Alfie sa akin. At nabanggit sa akin ni Alfie na bumili ng bagong SIM card si GTN. Kung hindi mo siya matawagan, that only means iba na ang number niya. Alas 11 na ng umaga, hindi pa rin ako lumalabas ng kwarto ko. Ilang beses na rin kumatok sina Mama at Ate Ellen pero hindi ko sila pinagbuksan. Hanggang sa noong bago mag alas 12 ng tanghali ay bigla na lang bumukas ang pinto ng silid ko at nakita ko sina Mama at Ate Ellen. Hawak ni Mama ang spare key ng kwarto ko. Wala silang imik na parang nagulat na nakatitig sa mukha ko na noong una ay tinakpan ko ng unan pero nilapitan ako ni Mama at inalis niya ang unan sa mukha ko. Noon ay napaiyak na ako, napahagulgol. Lalo na nung makita ko ang sobrang pag-aalala sa mukha ni Mama at ni Ate Ellen. Nung umiiyak na ako, wala akong narinig na tanong kay Mama. Basta niyakap lang niya ako at hinayaan niya akong umiyak habang hinahaplos-haplos niya ang likod ko. Nung matapos ang pag-iyak ko, tsaka lang ako nakarinig ng salita mula kay Mama. "Magkwento ka anak, makikinig kami ng ate mo." Kalagitnaan pa lang ng kwento ko sa parting sinabi ko na napagkasunduan na namin ni Gabriel na ipalaglag ang nasa sinapupunan ko, ay biglang umiyak si Ate Ellen at ang sabi niya, "Huwag mo ipapalaglag, Ading. Huwag mo akong tularan sa pagkakamali ko. Nagpa-abort ako sa Canada nung malaman kong may STD rin ako kasi alam kong maapektuhan din ang dinadala ko. Pero Ading, ituloy mo yan.
Ituloy mo yan. Lumuluhang sabi ni ate. Si mama naman na hinahaplos-haplos niya ang buhok ko at ang sabi niya, isisilang mo ang batang yan, anak. Aalagaan natin, mamahalin natin. Blessing yan galing sa Diyos kasi, di ba? Dalawang mahal sa buhay natin ang nawala, ang ading kulin mo at ang papa mo. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong makakasama sa buhay. Kaya anak, huwag na huwag mong iisipin palaglag yan, ha? Muli ako napaiyak noon, Kuya Bono, kasi kabaliktaran ng inaasahan ko ang naging reaction ni na Mama at Ate Ellen. Hindi ko sukot akalain na hindi nila ako hinusgahan o nagalit man lang sa akin, kundi suportado nila ako at parang niyakap nilang pagkakamali ko. Hindi ko na makontak si G10. Ang payo ni ate, tanggapin ko na lang. E let go ko na lang daw si G10 at wala nang mangyayari kung hahabulin ko pa siya. Sabi pa ni ate, manahimik na lang daw kami. Hindi ikaw ang nawalan, ading. Siya. Nawalan siya ng karapatan sa pinagbubuntis mo. Malay mo, maging presidente ng Pilipinas yan pagdating ng araw, di ba? Hayaan mo sa Gabriel na magdusa sa pag-usig sa kanya ng konsensya niya. Basta ikaw, iwasan mo nang mag-isip ng mga problema. Bawal sa iyong stress. Ingatan mo ang pamangkin ko, ading, ha? Pinakinggan ko si ate. Sinikap kong kumalma na lang. For the first time noong bakasyon pa rin, buwan pa rin ng Mayo, ay nag-text ako kay Puroy. Nagulat siya nang malaman niyang nandito na ako sa Cagayan. Grabe ka naman, nasa isang barangay lang tayo, di man lang tayo nagkikita, sabi niya. Medyo nakonsensya ako sa part na yun kasi aminado ako na sinadya kong huwag magparamdam sa kanya kasi alam ko kasing mahal niya ako at hindi okay na in-nurture ko yung feelings niya kasi okay pa kami noon ni G10. Alam mo yun, di ba? Nagpipigil lang yung tao at pilit niyang tinatanggap na friends lang kami kasi nga may boyfriend ako. Then ang reason ko kung bakit nagparamdam ako bigla kay Puroy ay para magdagdag ng suporta sa pinagdadaanan ko. Kaibigan ko siya, kababata ko. At magiging schoolmate ko ulit siya sa CSU kaya dapat lang na maging close ulit kami. And syempre, hindi ko na rin inalis yung possibility na baka manligaw na siya ng tuluyan kapag nalaman niyang wala na kami ni G10. At malay mo, makapasok na din siya sa puso ko. Ewan ko noon, hindi ko mahulaan, gaya ng hindi ko rin pagkahula sa biglang pagdating ni Puroy sa bahay at may dalang isang tiklis ng mangga. Si Mama ang tumawag sa akin at maluwang ang ngiti ni Mama nung tawagin ako't sinabing nasa terrace daw si Puroy at may dalang isang tiklis ng mangga. Lumabas nga ako, Kuya Bono, at agad tumambat sa akin ang anyo ng isang gwapo, makisig at morenong lalaki na nakasando lang kaya't litaw ang magagandang bisig niya. Nagkatutok ang mga mata namin kasabay ng matamis ng ngiti. At noon pa lang, Kuya Bono, ay dama ko na sa puso ko ang pasasalamat kasi may isang Puroy na handang magpagaan sa namimigat kong mundo noon. Masaya kami nagkwentuhan ni Puroy sa terrace. Dinalhan kami ni Mama ng merienda. Topic namin ang tungkol sa pag-aaral namin. Graduating din si Puroy sa kursong Industrial Technology.
Nung first year sana kami, BSHIM ang kurso namin, pero nung lumipat ako sa Maynila, nagpalit din siya ng kurso. Yung totoong gusto niyang kurso, gumaya lang siya noon sa akin kasi gusto niyang maging magkaklase kami. Ramdam kong hindi pa rin nawawala ang paghanga sa akin ni Puri noon dahil hindi naaalis ang titig niya sa mukha ko tuwing magsasalita ako. Hanggang sa, "Lidal, okay ka lang ba?" "Oo naman. Bakit?" "Ewan ko. Para kasing hindi ka okay. Nakangiti ka nga pero yung mata mo parang hindi masaya." Natamimi ako sa sinabing yun ni Puroy. Bigla ay parang gusto kong lumuha pero pinigilan ko. Sa halip ay ngumiti ako. "Okay lang ako, Puroy," sabi ko. "Lidl, kilala kita. At kung ano man yung problema mo, andito lang ako. Handang makinig at tumulong sa'yo sa abot ng makakaya ko." Noon, Kuya Bono, ay hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko na mabilis ko rin pinahid ng kamay ko. "Oh, sabi ko na nga ba eh. Puro'y malabo na kami ni Jiten." "Ha? Bakit, anong nangyari?" "Ewan ko. Bigla na lang siyang umiwas nung malaman niyang buntis ako." Nakita ko ang bahagyang paglaki ng mata ni Puroy nung marinig niyang sinabi ko. Takot yata siya sa responsibilidad. Nagpalit siya ng number. "Alam mo, nung Linggo kung dumating lang siya, ipapalaglag sana namin itong dinadala ko. Pero hindi siya dumating." "Mabuti naman at hindi siya dumating. Nakagawa sana kayo ng matinding kasalanan." "Oo nga. At saka mabuti nilang tanggap ni na mama yung nangyari sa akin. Na hindi man lang sila naghalit sa akin, kaya nakukonsensya ako, Puroy." "Lidal, nandito lang ako. Kung ano man yung gusto mong gawin ko para makatulong ako, tutulong ako. Hindi kita pababayaan. Kung gusto mo ipakilala mo na ako sa baby mo, sabihin mo sa kanya na ako ang tatay niya." Napangiti ako sa sinabing yun ni Puroy. "Grabe naman yan, Puroy. Ano na lang sasabihin ng girlfriend mo?" Sabi ko na lang kahit wala naman talaga akong idea kung may girlfriend siya o wala, pero ang sagot niya, "Kilala mo ba siya?" "Sino?" "Yung girlfriend ko." "Hindi. Actually, chinambahan ko lang. At tama pala ako. May girlfriend ka nga." "Meron naman, pero hindi ako masaya." "Bakit?" "Mahabang kwento eh." "Pero mahal mo." "Oo, kaya lang baliktad na ang sitwasyon namin ngayon." "Paano yun? Grabe, ang dami ko nang hindi alam tungkol sa'yo, Puroy." "Ikaw din naman eh. Pero okay lang yun. Nung maging kayo ni Gabriel, lumayo na rin ako kasi, di ba yun naman ang tama?" "Naunawaan ko, Puroy, pero yung sa inyo ng girlfriend mo, yung sinabi mong nabaliktad na, paano yun?" Siya halos ang nanligaw hanggang sa ma-develop na rin ako. At nung mahal ko na siya, kulang na lang alipinin niya ako." "Ganun? Taray naman. Kaklase mo ba?" "Hindi. Nasa abroad siya. Singer siya ng isang banda sa Japan." "Wow! Ibang level palang girlfriend mo eh." "Gusto ko nang kumalas sa kanya. Kaya lang, nakakahiya na." "Bakit naman?" "Marami na siyang naibigay sa akin. Pera, mga material na bagay." "Ha? Grabe, Puroy. Hindi ka ganun, di ba? Ginawa mo siyang sugar mommy eh." "Sobra ka naman, Lidel. Hindi ako ganun. Wala akong hiningi sa kanya. Siya ang padala ng padala. Kahit tumatanggi ako, sige pa rin siya ng padala.
Hindi ako nakapag-react sa sinabing ito ni Puroy. Mahirap makialam sa part na yon at lalong hindi tama na sa kahit pahiwatig lang ay sasang-ayon na kung hiwalayan niya ang girlfriend niya. Mali yun kaya't nanahimik na lang ako. Kaya lang, muli siyang nagsalita. Lidel, sa tingin mo tama pa ba na nananatili ako sa isang relasyon na hindi na ako masaya kahit mahal ko pa siya? Puroy, kaakibat naman ng relasyon ng sakripisyo. Okay pa ba, Lidel, na kahit lalaki ako pero dinidiktahan niya ako na parang kontrolado niya ang buhay ko dahil lang sa utang na loob ko sa kanya? Puroy, kung mahal mo siya at mahal ka niya, walang utang na loob na dapat alalahanin. Kung nagmamahalan kayo, anumang bagay ang nagawa mo sa kanya o nagawa niya sa iyo, hindi yun utang na loob. Bahagi yun ng pagmamahalan nyo. Bahagi yun ng relasyon ninyo. Tama na nga ito. Ikaw pala itong may pinagdadaanan pero pati problema ko, inaalala mo na tuloy. Pasensya ka na, Lidel. Wala yan po, Roy. Magkaibigan tayo kaya okay lang na magdamayan tayo. Sabi ko pero tumitig siya sa mukha ko at ang sabi niya, sa salita lang yung kaibigan kita, Lidel. Pero sa damdamin, higit pa sa kaibigan ang gusto ng puso ko para sa'yo. Alam mo yun, dati pa. Pananahimik at hindi pagre-react ang nagawa ko lang sa sinabing yun ni Puroy. Yung sinabi niyang higit pa sa kaibigan ang gusto ng puso niya para sa akin. Oo, thankful ako na nariyan siya para sa akin pero sa pagdaan ng mga araw ay lumalamig yung galit ko para kay G10. At binigyan ko siya ng benefit of the doubt na baka talagang nabigla lang siya sa mga pangyayari. Kung umiwas siya, siguro para bigyan lang yung sarili niya ng space o chance para makapag-isip. Alam kong mahal ako ni G10 at talaga lang sigurong nabigla siya sa problemang dumating sa amin. At umusbong yung pag-asa sa puso ko, Kuya Bono, na isang araw, kapag malinaw na ang isip ni G10 at namayanin na ulit yung pagmamahal niya sa akin, ay bigla na lang siyang tatawag sa akin or magte-text. Kaya naman yung bigyan si Puroy ng pag-asa na makapasok sa buhay ko nang higit pa sa kaibigan ay mali. Kasi alam ko, hindi ako tuluyang iiwan ni G10. Magliliwanag din ang isip niya, mamimiss din niya ako. Tatawag siya or baka umuwi pa siya para makita at makasama niya ako. Kaya lang iba ang nangyari, Kuya Bono. Biglang nag-chat si Sunshine. Ang sabi niya, Lidel, may isasend akong picture sa'yo, sabi niya. Okay, sabi ko at parang lumobo biglang ulo ko nang makita ko ang picture na sined ni Sunshine. Picture ni G10. Nakayakap ito sa likod ng isang babae at pareho silang masaya. Masaya sila pero ako'y halos mag-apoy sa galit. Kilala mo yung babae? Tanong ko kay Sunshine habang nanginginig ang katawan ko. Kylie Andrada. Yan yung babaeng laging sinasayaw ni Gabriel ng party. Alam ko kasi hindi nag-o-open si Gabriel ng Facebook niya. Sa Facebook ni Kylie ko nakuha yan. Sa Facebook ni Kylie ko nakuha yung picture na yan pero na-delete na rin.
Thank you, Sunshine. Don't mention it, Liddell. Sa totoo lang, naiinis na rin ako kay G10. Maraming sinasabi si Alfie tungkol sa'yo na kinukwento daw ni G10. Ano daw yung mga yun? Huwag mo nang alamin, Liddell. Ayoko masaktan ka ng sobra kasi I know you're pregnant. Okay, Shine. Salamat ulit. Sabi ko pero hilam na sa luha ang mga mata ko noon at pakiramdam ko'y sasabog na ako. Humiyaw ako ng malakas, tsaka ako pinagtatapon ang mga unan ko, lahat ng mahawakan ko. Mabilis na pumasok si Mama sa silid ko nung marinig niya ang paghiyaw ko at niyakap ako habang ako'y humahagulgol sa pag-iyak. Tumahan ako sa pag-iyak nung niyakap ako ni Mama pero hindi lumamig ang galit ko kay G10. Dahil kay G10, bumait ako noon. Pero dahil din sa kanya ay bumalik ang dating ako. Babaeng palaban, babaeng Amazona kung tawagin nila. At noon, nung sandaling yon, nagbanta ako. Humanda ka, G10. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo sa akin. Tinawagan ko si Puroy. Nagpasama ako sa kanya sa barangay at doon ay nag-file ako ng reklamo laban kay G10. At sinabi ko sa kapitan na ipatawag nila si G10. Pumunta kayo sa bahay nila. Andun yung mama ni Gabriel. Kapag hindi sila humarap dito, sa husgado kami magkikita. Madiin kong sabi sa kapitan na noon ay parang nagugulat sa katapangan ko. Wala kasi ako noon sa tonong nakikiusap kundi nag-uutos. Nagalit sa akin si mama. Malalaman na daw ng buong barangay ang sitwasyon ko. So what? Pagchismisan nila ako hanggang gusto nila, pero hindi ako uupo na lang dito, iiyak at maaawa sa sarili. Ayoko nang maging mabait, mama. Kung kaya niya akong saktan, gagawin kong miserable ang buhay niya. Si Ma'am Audrey ay advisor ko ng 4th year high school ako at may kapatid siyang abogado na nagtatrabaho sa PAO o Public Attorney's Office. Sinadya namin siya sa kanila, kasama ko si Puroy. Humingi ako ng tulong. Pinagkwento niya ako kung paanong may nangyari sa amin. Sinabi ko ang totoo, pinilit ako ni G10. Sabi ni attorney, pwede daw namin siyang kasuhan ng rape. Pwedeng makulong si G10. Yun ang dapat sa kanya, hayop siya. Okay, pero protocol, sa barangay muna kayo mag-uusap. Pag hindi siya sumipot, tsaka pa lang tayo makakakilos. Okay, attorney. Thank you po. Okay, pero sino to? Tanong ni attorney, turo kay Puroy. Ah, si Froylan po. Kaibigan ko. Kaibigan mo lang. Sinulyapan ko si Puroy bago ko sinagot si attorney. Pero hindi pa ako nakakapagsalita, ay nagsalita na ulit si attorney at ang sabi niya, kapag naakyat sa korte ang kaso mo, magkaibigan pa rin kayo ni Froylan, ha? Para hindi magkaroon ng loophole. Naunawaan ko naman agad ang point ni attorney kaya ang sabi ko, opo, attorney, friends po kami. Ngumiti si attorney at hindi ko napaghandaan ang sumunod niyang sinabi. Pero bagay kayo, maputi at moreno, para kayong milk and chocolate. Matamis ang nakita kong ngiti ni Puroy noon. Noong naglalakad na kami ni Puroy palayo sa bahay ni Ma'am Audrey, ay narinig kong nagsalita si Puroy. Mahina lang pero nadinig ko.
ang sabi niya, milk and chocolate. Sana sa akin ay hindi magsasama. Dumating ang oras at petsa ng pagharap namin ni G10 sa barangay. Sina mama ang kasama ko. Pero hindi na lang talaga ako natanggihan ni mama dahil kung maaari lang daw ay ayaw niyang maghabol kay G10. Kasama din namin si Puroy pero nasa labas siya ng barangay. Lumagpas ang itinakdang oras, 10 a.m. 10:15 na wala pa si G10. Tumayo na ako, hinila ko si Mama. Kap, alis na po kami. Sa korte na lang kami mag-uusap ni Gabriel. Sabi ko pero tsaka namang bukas ng pinto. Si G10 ang iniluwa ng pinto pero kasunod ang Mama niya na hindi ko naiwasang kaawaan dahil sa itsura nito. Matandang-matanda na at mapayat. Oo, naawa ako sa mama ni G10 pero kapag matitingin ako sa mukha ni G10, nakakadama ako ng galit. Mahina ang boses ng mama ni G10. Siya ang nakikiusap nun kay mama. Mangiyak-ngiyak pa. Naaawa ako pero naiinis ako. At hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita. O ikaw nga magsalita, Gabriel. Hinahayaan mo yung mama mo, nahihirapan na nga. Malakas kong sabi. Napatingin sa akin ang lahat. Nagulat din si G10 sa akin. Ikaw ang makiusap, Gabriel, dahil in the first place, ikaw ang nakablatter dito, hindi ang mama mo. Ba't ba galit na galit ka? Ba't ako galit? Wow! Ikaw pa talaga nagtanong niyan? Hoy, Gabriel! Respeto na kay Kapitan kaya kami humarap dito. Pero to tell you frankly, hindi ako magpapaareglo dito. Magkikita tayo sa korte at titiyakin ko sa'yo. Makukulong ka, hayop ka! So, ganun nga ang nangyari, Kuya Bono. Hindi ako tumiklop sa mga pakiusap nila. Nasusuportahan na lang daw nila financially ang pagbubuntis ko at syempre ang bata kapag naisilang ko na ito. Hindi ako sumang-ayon. Umiyak ang mama ni G10. Naawa ako pero sa totoo lang, patas lang kami. Umiyak din kasi ako ng ilang beses at hindi ako ang may kasalanan kundi ang anak niyang si Gabriel. Dumaan ang mga araw, nagkaharap kami sa korte sa unang hearing, liyamado ako. Sa akin, nakapabor ang batas. Malaki ang chance noon na manalo ako kasi napakalawak pala ng saklaw ng kasong rape at kahit saan matingnan ay doon babagsak si G10. Oo, parang hindi patas yon kasi nga, pinilit ako ni G10 pero nagpapilit naman ako noon kaya may nangyari. Kaya lang galit ako eh. Galit ako. At gusto ko siyang magdusa. Inatasan akong mag-undergo ng medical exam. Pumayag ako at nag-undergo nga ako kasama din ang iba pang medical test para ma-prove na buntis talaga ako. Kaya lang bago dumating ang susunod na hearing, ay namatay ang mama ni G10. Wala daw itong sakit pero dahil sa stress at depression sanhi ng kinaso ko kay G10, ay nangyari ang hindi inaasahang pagkawala niya. Inasahan ko, Kuya Bono, na sumbatan ako ni G10 pero hindi niya ginawa. Nakonsensya ako. Gusto ko sanang pumunta sa lamay nila kasi dito sa baryo namin binurol ang mama ni G10 pero hindi ko nagawang magpakita. Nahihiya ako at lumambot ang puso ko.
inurong ko ang kaso at pinatawad ko na lang si Jiten kahit hindi siya nang hingi ng tawad. Nakapasok sa puso ko si Puroy. Well, hindi ko siya ganun kamahal. Walang masyadong spark, pero naramdaman ko sa kanya yung pagpapahalaga niya sa akin. Ako yung babaeng iniwan, binaliwala, pero si Puroy, sinalo niya ako at pinahalagahan. At sapat na yon para tanggapin ko siya sa buhay ko. Puroy was there every time, lalo na noong malaki na ang tiyan ko. Mula nung sagutin ko siya, lalo pa niyang pinaramdam sa akin na special ako at mahal na mahal niya ako. Hindi siya nahihiyang kasama ang isang buntis at madalas pa, sa mga kakilala namin ay sinasabi niyang siya daw ang tatay ng magiging anak ko, kahit alam naman nilang hindi. Wala akong masabi kay Puroy at dahil sa kanya, wala akong takot na masaktan ulit. Wala akong pag-aalala na mararanasan ko ulit ang masaktan. Mahal na mahal niya ako at sobra niya akong pinapahalagahan. Isang patunay ang matapang niyang pakikiharap noon sa girlfriend niya noong umuwi ito galing sa Japan. Nakipag-break siya at sabi niya, wala naman daw hurt feelings sa pagitan nila ng ex niya. Sabi lang daw sa kanya ni Myra, hindi daw siya kawalan. So from then on ay naging komportable na rin ako sa relationship namin ni Puroy kahit na kulang sa kilig kasi nga dati ko siyang kaibigan. Pero I have decided na pag-aralan ko siyang mahalin at pahalagahan din, just like how he loves and treasures me. Sana sa akin ay hindi magsasama. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na mahinumang sugat nito. Panahon lang ang inihiling sa'yo. Hindi na ako nag-enroll nung sumapit ang second sem kasi malaki na noon ang tiyan ko. November ang kabuwanan ko at hindi ko inaasahan ang biglang pagdating ni G10 dito sa bahay. Nasa kwarto ako nung pinasok ko ni Mama. Pero saglit siyang tumayo sa pinto at nakatitig lang sa akin. Wala siyang imik. Ma, bakit? Si Gabriel, nasa terrace. Saglit ako natigilan. Wala na akong galit kay G10 noon. Okay na ako. Kung meron mang negative sa akin noon, ay yun na lang takot ko sa panganganak, which is normal lang naman sa lahat ng babaeng buntis. Nilabas ko si G10 sa terrace in a very casual way. Hi, salubong niya sa akin. Saglit lang tumingin sa mukha ko din, sa tiyan ko tumitig. Malaki na pala, nakangiting sabi niya.
Kabuuan ko ngayon, G10. Are you afraid? Oo, pero excited ako. LEDELLE, I'm sorry. Okay na, Gabriel. Okay na ako. And sorry din kasi you lost your mom dahil sa naging problema natin noon. Huwag mong isipin na kasalanan mo yun, LEDELLE, kasi ako ang dapat umako noon. Kasi ako naman ang simula ng lahat. Past is past, Gabriel. Let's move on. Bakit ka pala naparito? I just wanna check on you at magbibigay din ako ng financial support for you and for the baby. Salamat, Gabriel. Anyway, kumusta kayo ni nung girlfriend mo? Wala akong girlfriend, LEDELLE. Ha? Huh? Yung si Kylie ba yon? She was never my girlfriend. Totoo ba? Ang totoo, naduwag lang ako. Naduwag lang ako pero hindi ako nagtaksil. At iisa lang ang babaeng minahal ko at mahal ko pa rin. At ikaw yun. Hindi lang ako makaporma talaga dati kasi pressured ako sa bayaw kong hapon na nagpapaaral sa akin. Pero lately, nag-away kami at bumitaw na ako sa kanya. Pinag-aaral ko na ngayon ang sarili ko. I'm working as a part-time call center agent. Then sinisingit ko din ang pag-aaral ko. And I'm doing well sa work ko. I'm now earning my own money. And there I began asking myself, para saan ba yung ginagawa ko sa buhay ko? Bakit parang may kulang? Bakit for so long ay hindi ako masaya? Natigilan si Jiten sa pagsasalita nung umagos bigla ang luha niya na mabilis din niya mong pinunas. Iniisip ko kung anong halaga ng buhay ko. Yung mga ginagawa ko. What am I living for? And then suddenly, naisip ko na magiging tatay na ako. And LEDELLE, it feels really good to think that I will soon be a father. That is why I came here. To be a father to my child. And to be your partner again. Kung matatanggap mo pa ako. LEDELLE, please. Forgive me. Please, give me another chance. Nagawa kong yakapin si G10 nung umiiyak siya sa harap ko. And that feels good. Yung gaan sa dibdib na okay na kami at nalaman kong nagsisi na siya at narinig kong mahalaga pa rin ako sa kanya. Pero that night, hindi ko siya sinagot sa tanong niya kung matatanggap ko para ulit siya. Sabi ko, bumalik siya after 3 days. Kinabukasan, magkasama naman kami ni Puroy at sinabi ko sa kanyang lahat tungkol kay G10. Saglit na parang nag-isip si Puroy noon, yumuko, tumingin sa kawalan, then muli siyang tumingin sa mga mata ko at sinabi niyang, sobra kitang mahal, LEDELLE. At alam ko na hindi mo ako ganun kamahal pero tinanggap mo ako sa buhay mo. At nakikita ko na pinipilit mong pag-aralang mahalin ako. Tayo na. May relasyon na tayo at pwede na kitang ipagdamot. Pwede na kitang ipaglaban pero dahil sa sobra kitang mahal ay hindi ko yun gagawin kung hindi mo ako uutusang ipaglaban ka. At kung dumating ka sa punto na kailangan mo magdesisyon kung sino sa amin ang pipiliin mo,
Pinapayuhan kita, Lidel, na gamitin mo ang puso mo. Dahil yan ang magpapasaya sa'yo. Ngayon pa lang, ramdam ko na na hindi ako ang pipiliin mo. Pero ngayon pa lang din ay tanggap ko na. Mas okay kung kayo ni Jita na magkatuluyan kasi magkakaanak na kayo. Well, of course, masasaktan ako. Pero lilipas din yung sakit. At mapapalitan din ito ng saya pagdating ng araw na bibigyan naman ako ng Diyos ng babaeng para talaga sa akin. But before you let me go, Lidel, gusto kong malaman mo, ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko. November 5, 2015 ay isinilang ko si Lideo, ang aking panganay. March 2017 ay sumunod ko namang isinilang si Gabriela Lidel. Then April 2019 ay dumating naman si Baby JR at siya ngayon ang bunso namin ni Puroy. By the way, ikinasal kami ni Puroy noong June 28, 2015. Simpleng kasalan lang yun kasi wala kaming malaking budget. Pinili ko si Puroy kahit hindi ko siya gaanong mahal noon kasi lalaki siya. Tunay na tunay. Hindi gaya ni Jiten na may pagkaduwag. Kung nagawa niya akong balawalain minsan at pabayaan dahil sa isang pagsubok, anong guarantee na hindi na yun mauulit? So pinili ko yung lalaking safe ako. Yung kahit may matinding problemang dumating ay hindi ako susukuan. Yun si Puroy ko. Nag-abroad si Puroy sa Taiwan para makaipon kami ng para sa aming pamilya. Pero wala pa kaming bahay kasi ang gusto ni Mama ay ito na lang bahay niya ang magiging bahay namin. December 2015 ay nakaalis ulit si Ate Ellen papuntang Dubai naman bilang nurse ulit at engaged na rin siya sa kanyang engineer fiance na si Kuya Eman. Pilipino din si Kuya Eman at tubong Pangasinan. Si Jiten ay ikinasal naman noong 2019 sa Amerika. Napangasawa siya ng isang hot Mexican-American na si Marina na nakilala daw niya sa kanyang paboritong cafe. Pero bago siya nakasal kay Marina ay marami pang babaeng dumaan kay Jiten hanggang sa noong 2018 ay napunta siya sa US at doon na siya nagsettle. Simple lang ang buhay namin ni Puroy pero masaya kami. At totoo naman pala, natututunan ang pag-ibig at tumitibay ang dating mabuhay kapag napanatili ang katapatan sa isa't isa. Wala akong nakitang mali kay Puroy at dahil dito ay lubusan ko na rin siyang natutunang mahalin at pahalagahan. As of now, I am just a simple housewife and a mother of three lovely kids and I am totally happy and contented. And thank you, Lord. Thank you din sa inyong lahat na nakinig sa aking story again. And of course, sa iyo, Kuya Bono, salamat po ulit ng marami sa iyong tiyaga sa pagbabasa. Hanggang dito na lang muna. God bless us all. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Lidelle.
Shoutout lang sa mga nagpa-shoutout sa part 1 ng story ni LEDELLE, gaya ni Mary Jane Valle about esang spangs. Wait lang, makahugot. Hindi ko mabasa. Serge Zell, Dayag, Nick Balisi, May Baguno, and Roel Corcuera. Maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment sa ilalim ng story kasi dun ko tinitingnan yung mga isa shoutout ko sa ilalim ng story. Sa comment section, of course. And sa inyo, kahugot na LEDELLE, maraming salamat for sharing the part 2 of your story dito sa Kahugot TV. So, sana ay tuloy-tuloy ang pagmamahalan nyo ng asawa mo si Puroy. There can never be a wrong choice kung pinag-isipan mo namang mabuti. And I support you for choosing Puroy. Thank you so much again for your part 2 of your story. And you shared it here on Kahugot TV. Sa inyo ding lahat mga kahugot na muling sumabay-bay sa part 2 ng story ni LEDELLE, maraming salamat. Sa mga part 2 pa na darating, tutukan lamang ang Kahugot TV and please subscribe. Hanggang sa muli mga kahugot, muli tayong magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB at Kahugot TV. Ingat lagi kahugot, stay safe, stay healthy. God bless us all.